Dalam Dia yang pengampunnya sumilaina. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo na way laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatido, pang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Sama-sama muna nating aminin ang mga nagawa nating pagkukulang at pagkakasala sa Diyos, sa ating kapwa at sa ating mismong sarili. At buong kababang loob nating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mong kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Si Abraham ay 100 taon nang ipanganak si Isaac. Lumaki si Isaac at nang ito'y awatin, naghanda na malaki si Abraham. Minsan, si Ismael na anak ni Agar ay nakikipaglaro kay Isaac. Nang makita ito ni Sarah, sinabi kay Abraham, "Palayasin mo mag-inang iyan. Ang anak ng ating alipin ay huwag mong pamamanahan. Si Isaac ang dapat magmana ng lahat." Labis itong ikinalungkot ni Abraham sapagkat anak din niya si Ismael. Ngunit sinabi ng Diyos kay Abraham, "Huwag kang mabahala tungkol sa mag-ina. Sinabi mo na ang gusto ni Sarah, sapagkat kay Isaac magmumula ang lahing sinabi ko sa iyo. Magkakaanak din ng marami ang anak mong iyan kay Agar at sila'y magiging isang bansa. Yamang anak mo rin si Ismael." Kinaumagahan ang mag-ina ipinaghanda ni Abraham ng baong pagkain at inumin bago sila pinaalis. Isinama ni Agar ang kanyang anak at nagpagalagala siya sa ilang sa Bersaba. Nang maubos ang dalang tubig, iniwan niya ang kanyang anak sa ilalim ng punong kahoy at naupo ng may 100 metro mula sa kinaroroonan ng bata. Wika niya sa sarili, "Di ko matitiis na makitang mamatay ang aking anak." Samantalang nakaupo siyang nag-iisip, umiiyak naman si Ismael.
Ito'y narinig ng Diyos at nagsalita mula sa langit ang anghel ng Diyos. Agar, anong bumabagabag sa iyo? Huwag kang matakot. Narinig ng Diyos ang iyak ng iyong anak. Lapitan mo siya at patahanin. Gagawin kong isang dakilang bansa ang kanyang lipi. Pinagliwanag ng Diyos ang kanyang paningin at nakita niya ang isang balon. Pinuno niya ng tubig ang dalang sisidlan at pinainom ang bata. Hindi pinabayaan ng Diyos si Ismael. Siya'y lumaki sa ilang saparan at naging mahusay na mangangaso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang iniligtas. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Anghelya ang bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkup. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang iniligtas. Matakot sa poon, kayo kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leyon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinumang ang poon susundin, sa anumang bagay hindi kukulangin. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Lapit ako'y dinggin mga kaibigan, at kayong ay aking tuturuan, na ang Diyos ay dapat nating katakutan. Ang buhay masaya at mahabang buhay, di ba ninyong gustong inyong maranasan? Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Nagulang na di Diyos sama, anak ng salita. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo inyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon nang dumating si Jesus sa ibayo, sa lupain ng mga galinero, sinalubong siya ng dalawang lalaking galing sa libingan. Sila'y inaalihan ng mga demonyo, at napakababangis kaya't walang mga has dumaan doon. Pagdakay sumigaw sila, "Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami nang hindi pa panahon?" Sa di kalayuan ay may malaking kawa ng baboy na nanginginain at namanhik sa kanya ang mga demonyo. "Kung kami palalayasin mo, bayaan mo kami pumasok sa mga baboy na iyon." Sinabi ni Jesus, "Humayo kayo." Kaya't lumabas sila sa dalawang lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibad ng takbo tungo sa bangin, nahulog sa lawa at nalunot. Patakbong umuwi ng bayan ang mga tagapag-alaga ng kawan, at pagdating doon ay pinamalita ang lahat ng bagay, pati ang nangyari sa mga inalihan ng demonyo. Kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Pagkakita sa kanya, ipinamanhik nilang siya'y umalis sa kanilang lupain. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Padre. Nang dumating sa atin ang ASF, itong African Swine Fever, maraming may mga alagang baboy ang nalungkot at natakot, nalugi. Dahil nga kapag tinamaan ang kanilang mga alaga, kahit isa lang, may di yung iba, ay damay, pinababaon na lamang. Kaya malaki ang naging epekto noong sakit na ito sa mga baboy. At kahit nga doon sa amin, sa Marinduque na isla, nakapasok din. At ang pinagbibintangan niya ay dahil may namigay ng mga biik, no, yung pig dispersal, ayun daw ang dahilan kung ba't nakapasok yung ASF. Kaya yung ibang may mga malaking pigiri na apektuhan at dumanas ng kalungkutan dahil nga yung kanilang mga alaga ay pinabaon na lamang. Kaya tunay, sakit ito ng mga baboy, kaya binantay ang mabuti dahil nga makakaapekto sa mga tao. Ngayon sa ating Ebanghelyo, makikita natin yung naging reaksyon nung mga tao doon sa lupain ng mga gadenero, na kung saan yung isang kawan ng mga baboy ay tumakbo at bumulusok doon sa bangin at nalunod doon sa ilog. Ito'y dahil sa naging kahilingan ng demonyo na umalipin doon sa dalawang lalaki, na kung sila ay palalayasin ng ating Panginoon, ay doon na lamang sila itaboy sa mga baboy. At yun nga yung nangyari. Kaya naman yung mga baboy na apektuhan, so tumakbo at bumulusok doon sa burol na diretso doon sa ilog at nangamatay. Kaya ang naging reaksyon noong ng mga tao doon sa lupaing iyon ay umalis ang ating Panginoon sa kanilang lupain, dahil marami sa kanila ang nag-aalaga ng mga baboy. At ito yung kadalasan nilang kinabubuhay. At ang mga tao dito ay mga pagano. Pero makikita natin doon, hindi nila nakita ng lubusan at malinaw yung biyaya na dala ng ating Panginoon. Na kung saan, yung dalawang tao na inaalihan ng demonyo ay pinalaya ng ating Panginoon mula sa pang-aalipin ng demonyo. Ang pinagtuunan ng lubos na pansin ay hindi yung epekto doon sa kanilang kabuhayan. Pero hindi nila binigyan ng pansin yung mas mataas na misyon ng ating Panginoong Jesucristo, na tayo ay maging malaya, ang tao ay maging malaya sa pang-aalipin ng diablo, ng demonyo. At nang sa gayon, hindi sila maapektuhan ng gawaing masama, bagkos ay lubos silang makasunod sa utos ng Diyos. Kaya naman, doon natin makikita na ang mas binigyan nila ng pansin ay itong kanilang ikabubuhay. Hindi nila nakita ang napakagandang misyon ng ating Panginoong Jesucristo, na tayo ay lumaya mula sa pang-aalipin ng masama. Kaya naman, tayo ay pinaalalahanan na ang ating Panginoon ay walang ibang hangad sa atin, kundi ang ating kabutihan. Ayaw niyang tayo ay maaalipin ng masamang espiritu. Ayaw niyang tayo'y madadala
ng masama. Ang nais niya ay tayo ay mapabuti. Ang nais niya ay tahakin natin ang landas ng kabutihan at kabanalan. Kaya, tayo ay tinatawagan ng ating Panginoon na pagsumikapan natin na tahakin ang landas ng kabutihan, ang landas ng kabanalan. Huwag tayong matakot na magsakripisyo ng ilang bagay na maaaring mahalaga sa atin, subalit pwedeng magdala sa atin patungo sa ating ikasasama. Lagi nating alalahanin, walang ibang hangad ang ating Panginoon, kundi ang ating kaligtasan. At dapat lamang tayo makiisa sa Kanya. At sa ating pakikiisa sa Kanya, tunay, kailangan nating mag-alay ng sakripisyo. May ilang bagay, mga mumuntim bagay, na dapat tayong isakripisyo sa ating buhay upang masunod natin ng lubusan ang kalooban ng ating Panginoon. Lagi natin tatandaan, walang ibang hangad ang ating Panginoon, kundi ang ating kaligtasan. Kaya sana, lagi tayong makiisa sa Kanya. Laging tayo'y sa Kanya sumama. Sapagkat wala tayong kaba, wala tayong lula kapag tayo ay nasa Panginoon. Kaya sundin lagi natin ang Kanyang hinihiling sa atin. Sundin natin ang Kanyang kalooban sapagkat ang hangad lamang niya sa atin ay walang iba kundi ang ating kaligtasan. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahay natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahayin sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapaghindap at gumanap sa pagdiriwang ng paghahay ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mo ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Ikinalugod mong sa Kanya ay baguhing mabuti ang lahat at sa pamamagitan niya ay aming tinatanggap ang iyong abot-abot na kaloob at paglingap. Kahit na siya ay hindi naiiba sa iyo, minabuti niyang maging di rin naiiba sa mga tao. Hamak siyang tulad namin sa kamatayang totoo noong inihain niya ang sarili ng kami makasundo mo. Kaya naman iyong idinangal siya at iyong itinampok upang sa lahat siya ay manguna.
Ngayon nga'y lahat ng sa kanya'y naikiisa ay talagang magkakamit ng iyong buhay at ligaya. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagkatihati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Usman pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami, tanan. Ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at tatuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso,
kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tayo po ay magsitayo. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Aming kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan naraw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisaayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa salibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, narito si Kristo ang Kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, Diyo karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Sa pigil na ito, ating pagsaluhan ang katawa tuko ni Jesucristo. Magsitayo po ang lahat. Panginoon Diyos, natin lahat.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungan lagi naming maiaalay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga-Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pang mapapansin, ay sinasagawa na natin ang pagsasaayos ng extension area sa gilid ng main church at ang minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawain ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law and Requirements of the CBCP as a National Shrine. Kaugnay nito, ay mahigpit tayong pinaaalalahanan sa ating panawagang Clego, clean as you go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa Austria. Paalaala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa gilid ng ating simbahan. Ipinapaalam din po sa lahat na gamit ang ating main art entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad ad experimentum, ang parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, simula po noong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro, ipinagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikitang mga pagdiriwang ng kasal dito sa main church ngayong buwan ng Hulyo ay naka-reserve schedules noong nagdaang taon pa at nagkataong napasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Maraming salamat po at mangyaring panitilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo
sa timti na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen at dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparo noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparo noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparo noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayong lahat na makapangyari ang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang umayo kayo sa kapayapa at pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Kanyang pagkalinatabang, isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.